isang maliit na barangay, isang batang si Albert ang laging may pangarap na hindi matawaran. Gusto niyang maging abogado. Sa edad na 10, buo na ang loob at pananabik niya sa pagiging tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Isang bagay na madalas niyang nakikita sa mga palabas sa telebisyon. Isang araw, habang nag-aagahan, kinausap ni Albert ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang hangarin. "Nay, tay, gusto ko po talaga maging abogado." Ani Albert, halos kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa kanyang mga magulang. "Gusto ko pong makatulong sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap gaya natin." Napangiti si Aling Marta, ang kanyang ina, habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Anak, napakaganda naman ng pangarap mo. Pero alam mo naman ang kalagayan natin, hindi ba? Wala tayong sapat na pera para sa ganong pag-aaral." Sa likod ng ngiti ng ina, may kirot na hindi maitago. Isang pangarap para sa kanyang anak na tila mahirap maabot. Nagtama ang tingin ni na Albert at ng kanyang ama si Mang Pepe, isang magsasaka na nagbabanat ng buto para itaguyod ang pamilya. Tumango si Mang Pepe at pinilit ngumiti. "Anak, gustuhin man naming suportahan ang pangarap mo pero limitado lang ang kaya ng ating kinikita eh. Hindi biro ang gasto sa pag-aaral, lalo na sa kursong gusto mo." Nanghina ang loob ni Albert, pero pilit siyang ngumiti sa harap ng mga magulang. "Alam ko po, tay, nay, pero baka sakali lang, baka may paraan, kahit pa mahirap po." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Kapwa nag-aalala, ngunit humanga sa determinasyon ng kanilang anak. Isang hapon, habang naglalakad si Albert sa palengke, napansin niyang nagkakagulo sa isang bahagi ng tindahan ng gulay. Nagsisigawan ang ilang mga tambay habang ang isang matandang tindera ay nanginginig sa takot. Hawak ang kanyang kaha na halos maibagsak na sa pag-aalala. "Hoy Lola, sobra ka naman kung maningil. Eh kami nga ang suki mo dito eh." Sigaw ng isang tambay habang inaagaw ang supot ng gulay mula sa matanda. Walang pagdadalawang isip, lumapit si Albert. Maliit man siya kumpara sa mga tambay, buong tapang niyang itinayo ang kanyang katawan at hinarap ang mga ito. "Kuya, pwede ba? Tigilan niyo si Lola. Hindi po tama ang ginagawa niyo." Madiing sabi ni Albert, ang mga matay determinadong pinanood ang mga kalaban. Napahinto ang mga tambay at tiningnan si Albert mula ulo hanggang paa. Tila natatawa sa tapang ng bata. "Ikaw? Ano magagawa mo, ha? Malit na bata." Hirit ng isa, sabay tawa ng malakas. Ngunit hindi natitinag si Albert. "Hindi po dahil maliit ako, wala na akong magagawa. Ang ginagawa ninyo ay mali, at alam niyo po yan." Nang marinig ng ibang nagtitinda ang komosyon, lumapit na rin ang ilan, kasabay ng mga ilang kalalakihan sa barangay. Humupa ang yabang ng mga tambay, unti-unting naglakad palayo. Tila natakot sa dami ng mga tao. "Ayos, tol, makakatikim ka rin." Sabay walkout ng isa habang ang natitira ay nagsimula ng umalis. Matapos ang kaguluhan, lumapit ang matandang tindera kay Albert. Ang mga matay bakas ang pasasalamat at pagkaaliw. "Nako, iho, maraming salamat ah. Akala ko eh, wala nang tutulong sa akin. Napakatapang mo." Sambit nito habang inaabot ang kamay ni Albert. Ngumiti si Albert. Pinipilit itago ang kaba sa dibdib. "Wala po yun, Lola. Tama lang po ang ginawa ko." Sagot niya, sabay kindat sa matanda na tila bagay hindi siya natakot. Pag-uwi ni Albert sa kanilang bahay, ikinuwento ng mga kapitbahay ang nangyari sa kanyang mga magulang. Napailing si Aling Marta habang pinupunasan ang kamay ng anak. "Albert, anak, hindi mo ba naisip ang panganib? Bata ka pa, hindi ka dapat pumapasok sa mga ganun, lalo at hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo." Ngunit tumango si Albert, seryoso ang mukha. "Nay, tay, gusto ko lang naman pong tumulong sa mga kagaya ni Lola. Gusto ko pong maging abogado, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga kagaya nating walang kakampi." Tiningnan siya ng kanyang amang si Mang Pepe
ang mga matay bakas ang halong pag-aalala at pagmamataas. Anak, sabi ni Mang Pepe, mahal ka namin ng nanay mo at lagi kaming nandito para sa'yo. Pero tandaan mo, hindi madaling maabot ang mga pangarap, lalo na sa kalagayan nating mahirap. Alam ko po yun, Tay, sagot ni Albert, ang mga matay nangangalit sa determinasyon. Pero gagawin ko po ang lahat. Alam ko pong balang araw, makakatulong din ako sa inyo at sa buong bayan. Nakangiting pinagmamasdan ng mga magulang ang kanilang anak habang tinatapos ang kwento ng araw. Isang hapon, matapos ang kanilang klase, nagpunta si Albert kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilog para maglaro at magtampisaw sa malamig na tubig. Sa gitna ng kanilang tawanan at kwentuhan, biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Carlo. Nang madulas ito sa isang madulas na bato at natangay ng malakas na agos. Ayoko pa pong mamatay! Sigaw ni Carlo habang pilit na umaabot sa mga gilid ng ilog. Sa labis na takot, ang iba nilang mga kaibigan ay hindi makagalaw. Walang ideya kung paano siya ililigtas. Pero si Albert, kahit na siya rin ay natakot, ay hindi nagdalawang isip. Carlo, teka lang, parating na ako! Sigaw niya, agad siyang tumalon sa tubig, pilit na nilalabanan ang agos. Sa bawat hakbang, ramdam ni Albert ang lamig ng tubig at ang lakas ng agos, ngunit hindi siya huminto. Habang lumalapit siya kay Carlo, nakita niya ang takot sa mukha ng kaibigan. Albert, natatakot ako! Umiiyak na sabi ni Carlo habang pilit siyang kumakapit sa braso ni Albert. Huwag kang mag-aalala, Carlo. Hindi kita iiwan. Sagot ni Albert habang pilit nilang tinatanggap ang bawat hampas ng alon. Sa wakas, narating nila ang Pampang. Nang mailigtas ni Albert si Carlo, tumakbo ang kanilang mga kaibigan upang tulungan silang makaahon ng tuluyan. Basang-basa at nangangatog, tinulungan nila si Carlo nang makaupo sa damuhan, habang humihingal din si Albert sa sobrang pagod. Pagdating ng mga magulang ni Carlo, napuno sila ng pasasalamat sa ginawa ni Albert. Pinapalakpakan at pinupuri siya ng mga matatanda sa kanilang tapang. Habang siya naman ay nakangiti lamang, tila walang naging malaking bagay sa kanya ang ginawa. Pag-uwi ni Albert, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na nabalitaan ang nangyari. Anak, hindi ka ba natakot? Napakadelikado ng ginawa mo. Ani Aling Marta, pilit na pinipigil ang pag-aalala habang pinupunasan ang basa pa ring buhok ni Albert. Natakot din po ako, Nay. Tapat na sagot ni Albert. Pero mas natakot po ako para kay Carlo. Alam kong hindi ko siya kayang pabayaan dahil yun po ang ginagawa ng mga taong handang tumulong. Gusto ko pong maging ganon. Nagkatinginan sila Aling Marta at Mang Pepe. Humanga sa puso ng kanilang anak, ngunit ramdam ang kanilang sariling pangarap para sa kanyang kaligtasan at magandang kinabukasan. Albert, ani Mang Pepe, bahagyang nanginginig ang tinig. Ang tapang mo. Pero anak, tandaan mo ha, hindi kami laging nandito para masaklolohan ka kung sakali. Napatingin si Albert sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tay, kahit po anong mangyari, basta may mga taong nangangailangan ng tulong, lagi po akong nandyan. Yan po ang gusto ko, ang tumulong sa mga tao, kahit na minsan ay mahirap. Napabuntong hininga si Mang Pepe at niyakap ang anak. Sa kabila ng pangamba, nakita niyang malalim ang hangarin ni Albert na maging tagapagtanggol. Isang katangian na hindi mababayaran ng kahit anong pera o material na bagay. Isang gabi, nagtipo ng mga taga-barangay sa kanilang munting barangay hall para sa isang pulong. Marami sa kanila ang may hinaing tungkol sa mga problema sa kanilang lugar. Ang madalas na pagkasira ng daan, ang maduming kanal na hindi pa nakukumpuni, at ang kakulangan ng maayos na patubig sa kanilang mga kabahayan. Tahimik na nakaupo si Albert sa likuran, nakikinig habang ang bawat isa ay naglalabas ng kanilang saloobin. Nakikita niya ang pagkadismaya ng mga tao sa kawalan ng aksyon sa kanilang barangay. Napapailing ang mga nakatatanda at ang ibang kabataan ay wala ng interes makinig. Ngunit para kay Albert, ibang klaseng pag-unawa ang bumalot sa kanya.
nakita niya ang pangangailangan ng kanyang komunidad para sa isang boses na magtatanggol at magpapahayag ng kanilang mga pangangailangan. Hindi mapigilan ni Albert ang sarili. Tumayo siya at lumapit sa harapan. Huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Nagulat ang mga tao. Isang bata ang tumatayo sa harap nila, ngunit ang mga mata niya ay puno ng tapang. "Magandang gabi po sa inyong lahat," bungad ni Albert kahit na bahagyang nanginginig ang boses. "Ako po si Albert at alam ko pong isa lang akong bata. Pero gusto ko pong magsalita para sa ating barangay. Naiintindihan ko po ang lahat ng hinaing nyo tungkol sa mga sirang daan, sa mga baradong kanal, maging sa problema sa tubig. Pero alam po nating lahat, hindi po matatapos ang mga problema natin kung hindi natin ito ilalaban." Napatingin ang mga tao kay Albert. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay napangiti, at ang iba naman ay humanga sa kanyang lakas ng loob. "Kung kaya nga po nating magtipon dito para magreklamo, sana po ay sama-sama rin tayong gumawa ng paraan para iparating ito sa mga dapat makarinig. Baka po pwedeng magkaisa tayo para isulong ang pagbabago sa barangay natin." Patuloy ni Albert, hindi na natitinag ang boses. Isa sa mga nakatatanda sa barangay, si Mang Kiko, ay tumango at tumayo. "Tama ang batang to. Kung kaya niyang ipaglaban ang gusto niya, paano pa tayo na mas matatanda? Kung magtutulungan tayo, baka sakaling magkaroon ng pagbabago." Isa-isa, ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng kanilang suporta at nagkaroon ng kaunting kasunduan na mag-organisa ng isang grupo na magpaparating ng kanilang mga hinaing sa lokal na pamahalaan. Nakita ni Albert ang ngiti sa mukha ng kanyang mga kapitbahay at naramdaman niya ang kanilang pag-asa sa kanya. Pag-uwi niya, ikinuwento ni Aling Marta at Mang Pepe ang nangyari sa kanilang anak. Habang nakikinig, ang mga mata ng kanyang mga magulang ay puno ng paghanga at damdamin. "Albert," sabi ni Aling Marta habang niyayakap ang anak, "hindi namin nakalain na kaya mong humarap sa ganitong mga tao at magsalita para sa amin. Anak, napakatapang mo. Napakabata mo pa pero ang puso mo ay parang isang tunay na abogado." Ngumiti si Albert, masaya sa kanyang nagawa, ngunit alam niyang mahaba pa ang daan. "Nay, Tay, ang gusto ko lang naman po ay makatulong. Alam kong bata pa po ako pero sana, kahit paano, may nagagawa na akong mabuti." Nakangiti ang kanyang mga magulang, tahimik na humahanga sa kabutihan at tapang na ipinapakita ng kanilang anak. Sa bawat araw na lumilipas, lalo silang napapabilib sa determinasyon ni Albert na kahit sa murang edad, hindi siya nagpapadaig sa takot at lumalaban para sa bayan niya. Isang simula ng paghubog sa kanyang pangarap na maging abogado. Isang umaga, sinamahan ni Albert ang kanyang amang si Mang Pepe sa bukid upang mag-ani ng mga pananim. Buong araw silang nagtrabaho, mula sa pag-ani ng palay hanggang sa pagbubuhat ng mga sako. Kahit na masakit sa likod at mga kamay, hindi ininda ni Albert ang pagod. Nakikita niyang mas doble pa ang hirap na dinaranas ng kanyang ama sa araw-araw. At alam niyang ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang magtagumpay sa buhay. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, naupo si Mang Pepe sa tabi ng anak at huminga ng malalim. Pinapahid ang pawis sa noo. "Salamat, anak, at sinamahan mo ako ngayon." Ani Mang Pepe ang tinig ay bakas ng pasasalamat at pagod. "Alam kong hindi madali ang trabaho sa bukid pero dito tayo nabubuhay eh." Ngumiti si Albert at tumingin sa kanyang ama. "Tay, hindi po biro ang ginagawa nyo araw-araw. Alam ko pong mahirap pero gusto ko pong makatulong kahit na alam kong kulang pa rin ang kinikita natin." Huminto siya sandali, sinasalo ang mabigat na pakiramdam. "Pero Tay, sana po balang araw, hindi na kayo mahirapan ng ganito." Napatingin si Mang Pepe sa anak. Nagtataka sa bigat ng damdamin nito. "Anak, alam kong may mga pangarap ka at gusto kitang suportahan. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano natin makakaya ang gastos sa pag-aaral mo." Hindi nagpatinag si Albert.
tay. Gagawin ko po ang lahat para maabot ko ang pangarap ko. Kahit po na mahirap at kahit po hindi natin alam kung saan magsisimula. Niyakap niya ang kanyang ama at nagpatuloy. Gusto ko po, balang araw, hindi lang ako magtatagumpay, kundi pati na rin kayo tay. Gusto ko pong tulungan kayo. Humugot ng malalim na hininga si Mang Pepe at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Anak, sa araw-araw na nakikita kitang nangangarap, mas lalo akong naniniwala na may magandang hinaharap kang naghihintay. Pero habang hindi pa yun dumarating, tandaan mo andito lang kami ng nanay mo. Handang samahan ka sa kahit anong laban. Nakangiti si Albert, punong-puno ng pag-asa sa puso. Pero alam din niyang maraming sakripisyo ang kailangan nilang gawin. Tay, kahit anong mangyari, hindi ko po kayo bibitawan. At kahit gaano pa kahirap ang pag-abot sa mga pangarap ko, hinding-hindi ko po susukuan. Pangako yan. Sa gitna ng bukid, habang iniikutan sila ng mga pananim na sila rin ang nagtanim, tumayo si Albert sa tabi ng kanyang ama. Puno ng pangarap at determinasyon. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin nila, pero batid niyang hindi niya ito tatahakin mag-isa. Sa pagtatapos ng taon, nagkaroon ng paligsahan sa debate ang paaralan ni Albert. Nang malaman niyang may ganitong pagkakataon, agad siyang nagpalista kahit na alam niyang malaking hamon ito sa kanya. Maraming kailangan pag-aralan at limitado ang mga libro sa kanilang maliit na library. Ngunit hindi ito naging hadlang. Araw-araw siyang nagbabasa, pinaghahandaan ang bawat posibleng tanong at argumento na maaaring lumabas sa kompetisyon. Sa kabila ng hirap, isang bagay lang ang pumapasok sa isip niya. Ang bawat pagsubok ay hakbang patungo sa kanyang pangarap. Dumating ang araw ng paligsahan. Hawak ang konting kaba, tumayo si Albert sa harap ng maraming tao. Kabilang ang kanyang mga guro, kaklase at mga magulang na nakaupo sa likod. Magkahawak kamay habang pinapanood siya. Sa kaligitnaan ng paligsahan, itinapat si Albert sa isang mahusay na estudyante mula sa ibang paaralan. Ang bawat tanong at argumento ay mas naging mabigat at mas makakatakot. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi nagpatinag si Albert. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at malinaw ang bawat salita. Ang hustisya ay hindi lamang para sa may mga kakayahan at impluwensya. Wika niya ng buo ang loob. Ito ay para sa lahat. Mayaman man o mahirap, bata o matanda. Lahat tayo may karapatang mabigyan ng patas sa pagtingin sa lipunan. Napuno ng katahimikan ng bulwagan at naramdaman ng bawat isa ang bigat ng kanyang mga salita. Nang matapos ang debate, tinawag ang mga nanalo at ang buong bulwagan ay umalingaungaw sa palakpak ng sabihin ang pangalan ni Albert bilang kampiyon ng paligsahan. Tumakbo siya sa kanyang mga magulang na naghihintay sa likod. Si Aling Marta ay tumatangi sa tuwa at si Mang Pepe naman ay pilit pinipigil ang luha ng saya. Albert, anak, hindi namin inakaalang kaya mong gawin to, sabi ni Aling Marta habang yakap-yakap ang anak. Mahal, ang galing-galing ng anak natin. Ani Mang Pepe halos hindi makapaniwala sa tagumpay na naabot ng anak. Nakangiti si Albert, puno ng saya at determinasyon. Nay, tay, hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Kayo po ang inspirasyon ko at ang pangarap kong maging abogado ay hindi lang para sa akin kundi para rin po sa inyo. Habang nakayakap sila, naramdaman ni Albert ang init at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan, unti-unting nagiging totoo ang kanyang pangarap. At alam niyang, sa bawat tagumpay na darating, ang kanyang mga magulang ang lagi niyang magiging gabay at sandigan. Nang umuwi sila ng gabing iyon, may bagong pag-asa at determinasyon si Albert sa kanyang puso. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin, pero sa gabing iyon, naramdaman niyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay may patutunguhan. Isang pangarap na hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya at sa mga taong nangangailangan ng hustisya sa kanilang bayan. Isang Sabado ng umaga, nagtipon ng mga kapitbahay ni Albert sa barangay hall
matapos mapag-usapan ng mga nakakatanda ang kanyang pangarap na maging abogado. Nakita nila kung gaano kadeterminado si Albert sa kabila ng kahirapan. At alam nilang kailangan niya ng tulong para maabot ang kanyang ambisyon. Napagkasunduan nilang mag-organisa ng isang fundraiser upang makalikom ng pondo para sa kanyang pag-aaral. Naging abala ang buong barangay sa paghahanda para sa event. Ang mga kababaihan ay nagdala ng iba't ibang lutong bahay na kanilang ibebenta. May puto, kakanin at adobo. Ang mga kalalakihan naman ay naghanda ng palaro tulad ng palasebo at karera ng sako para aliwin ang mga kababayan. Ang bawat kita mula sa mga aktibidad ay idinadagdag sa pondo ni Albert. Hindi makapaniwala si Albert nang makita ang buong barangay na nagkakaisa para sa kanyang kinabukasan. Habang abala ang mga tao sa kainan at palaro, kinausap ni Aling Marta si Albert habang hawak ang kamay ng anak. Albert, tingnan mo ang mga tao. Ginagawa nila to para sa'yo. Napakarami mong naantig sa kabutihan at kasipagan mo. Kaya lahat sila ay nandito para tulungan ka. Napaluha si Albert habang tinitingnan ang bawat isa. Nay, hindi ko po akalain na ganito sila ka-supportive. Parang ang laki-laki po ng responsibilidad ko ngayon. Gusto ko pong matupad ang pangarap ko pero ngayon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa kanila. Ngumiti si Mang Pepe at tinapik ang balikat ng anak. Anak, kami ng nanay mo ay lubos na naniniwala sa'yo. At kita mo naman, pati na rin ang buong barangay. Kahit gaano pa kahirap, nandito kaming lahat para tulungan ka. Nagpatuloy ang kasiyahan sa buong araw at unti-unti nang lumaki ang pondong nakalap para kay Albert. Nakita ng bawat isa kung gaano kasaya ang batang ito na nagbibigay inspirasyon sa lahat. Nang matapos ang event, ibinilang ang kabuoang nalikom na pondo at nagulat si Albert sa laki ng nakolekta. Nako, Albert! Sabi ni Mang Kiko, ang pinakamatandang leader sa barangay. Wala na kaming ibang hiling, kundi ang matupad mo ang pangarap mo. Alam namin na hindi mo kami bibiguin. Puno ng pasasalamat si Albert, habang yakap-yakap ang kanyang mga magulang. Alam niyang sa bawat hakbang natatahakin niya, dala niya ang tiwala at pagmamahal ng buong barangay. Sa gabing iyon, bago siya matulog, nagdasal siya ng taimtim. Lubos na nagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng kanilang suporta. Alam niya sa puso niyang hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang bawat ambisyon, bawat sakripisyo at bawat tagumpay na makakamtan niya ay para sa lahat ng nagmahal at sumuporta sa kanya. Matapos makalikom ng sapat na pondo mula sa fundraiser ng barangay, natanggap si Albert sa isang university kung saan maaari na niyang simulan ang kursong abogasya. Ngunit alam niyang hindi madali ang magiging landas niya. Kahit na may tulong mula sa komunidad, hindi nito saklaw ang lahat ng gastusin. Kaya, nagdesisyon siyang maging working student upang may pandagdag na panggastos at makatulong sa kanyang mga magulang sa pang-araw-araw. Nang makahanap siya ng trabaho bilang isang library assistant, buong sipag siyang pumasok sa trabaho bago ang klase at minsan pa nga ay naglalagi doon kahit tapos na ang oras. Araw-araw niyang inaayos ang mga libro, nililinis ang mga mesa at tinutulungan ang mga estudyanteng naghahanap ng mga aklat. Sa gitna ng kanyang pagod, nakahanap siya ng mga pagkakataon upang magbasa at mag-aral ng libreng mga materyales sa batas. Pinupuno niya ang kanyang isip ng kaalaman. Kahit na minsan ay sobrang pagod na siya mula sa trabaho at pag-aaral. Isang araw, matapos ang ilang oras ng klase at trabaho, dumating si Albert sa kanilang maliit na silid-aralan sa boarding house na halos hindi na niya nakikita sa pagod. Napansin ito ng kanyang kaibigan at kasamahan sa boarding house na si Rico. Albert, mukhang sobra-sobra na ang pagod mo pre. Sabi ni Rico, bakas ang pag-aalala sa mukha. Wala ka namang pahinga? Ngumiti si Albert, ngunit hindi maitatago ang bigat ng kanyang katawan. Kailangan lang talaga Rico. Alam mo naman na limitado ang tulong mula sa barangay at ayokong maging pabigat pa sa kanila. Kahit na mahirap, kayang-kaya naman to.
Napailing si Rico, ngunit may paghangang baka sa kanyang mga mata. Believe talaga ako sa'yo, Tol. Sana matupad mo talaga ang pangarap mo. Di lahat ng tao kayang gawin yan. Pinilit gumiti ni Albert, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng sumuko. Tuwing nakakaramdam siya ng pagod, iniisip niya ang mga taong tumulong sa kanya, ang kanyang pamilya at ang buong barangay na umaasa sa kanyang tagumpay. Sa bawat sakripisyo at bawat pagpupuyat, nararamdaman niyang mas lumalapit siya sa katuparan ng kanyang pangarap. Bawat araw na lumilipas, lumalalim ang kanyang dedikasyon. Sa kabila ng pagiging working student at ang lahat ng hamon ng buhay sa kolehiyo, pinatatag siya ng bawat pagsubok. Alam ni Albert na hindi lang para sa sarili ang kanyang ginagawa. Isa siyang simbolo ng pag-asa para sa kanyang komunidad. At sa bawat hakbang natatahakin niya, dala niya ang kanilang pangarap na magtagumpay at makabalik balang araw bilang isang abogado. Sa kabila ng pagiging abala ni Albert sa kanyang pag-aaral at trabaho bilang library assistant, patuloy pa rin siyang nagsisilbi sa kanyang barangay bilang isang SK kagawad. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho at klase, bumabalik siya sa barangay upang asikasuhin ang mga programa para sa mga kabataan at iba pang proyekto para sa komunidad. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag at mapagkakatiwalaang leader. At ang kanyang dedikasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Isa sa mga proyekto ni Albert ay ang libreng legal aid session kung saan nag-oorganisa siya ng mga simpleng seminar tungkol sa batas at karapatan ng mga tao. Bagamat hindi pa siya ganap na abogado, gumagawa siya ng paraan upang tulungan ang mga taga-barangay sa mga pangkaraniwang isyong legal tulad ng usapin sa lupa, mga kasunduan sa negosyo at mga simpleng dispute. Nag-iimbite siya ng mga kakilalang estudyante ng batas at ilang nakatatandang abogado upang magsalita at magbigay ng gabay sa mga tao. Isang gabi, habang nagsasagawa ng seminar tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa, lumapit sa kanya si Aling Rosa, isa sa mga tindera sa palengke. May kaba sa boses nito habang nagpapahayag ng saloobin. Albert, anak, sa tagal ng panahon ko sa trabaho, hindi ko akalaing may mga karapatan pala kaming hindi ko alam. Ani Aling Rosa habang hawak-hawak ang kamay ni Albert. Akala ko kasi, basta't may trabaho, ayos na. Pero dahil sa ginagawa mo, nararamdaman ko na hindi lang pala kami basta manggagawa. Nakangiting tumango si Albert, ramdam ang init ng pasasalamat ng mga tao. Aling Rosa, kaya po ako nagsusumikap ay para makatulong sa inyo. Alam ko pong maliit lang ang magagawa ko ngayon pero balang araw, kapag naging ganap na akong abogado, mas matutulungan ko po kayo. Pangako yan. Nagsimula nang pumalakpak ang mga tao sa loob ng barangay hall. Bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang suporta at pag-asa. Nakita ng kanyang mga kapwa kabataan ang kanyang malasakit at ang ilan sa kanila ay nagboluntaryo na ring tumulong sa mga susunod na proyekto. Nakikita nila kay Albert ang isang uri ng leader na tunay na may malasakit at mas lalong lumalalim ang kanilang paghangang sumama sa kanyang mga adhikain. Habang pauwi si Albert, naglakad siya kasama ang kanyang mga magulang na palihim na dumalo sa seminar. Tumango si Mang Pepe at puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit mas lalo akong naniniwala sa kinabukasan ng barangay natin. Sa sipag at tiyaga mo, alam kong balang araw, hindi lang kami ang matutulungan mo, kundi pati ang buong bayan. Tumango si Albert. Tila nadarama ang bigat ng mga inaasahan, ngunit mas higit na pinapalakas ang tiwala ng mga tao sa kanya. Tay, Nay, kinagawa ko po ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ang lahat ng ito ay para sa bayan natin. Para sa mga tulad nating walang boses. Pangako po, gagawin ko ang lahat para mapanatiling buhay ang pangarap na ito. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy siyang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Ipinapakita na kahit sa kabila ng hirap, may paraan upang magbigay ng pag-asa. Unti-unti,
nagiging mas kilala siya sa barangay. Hindi lang bilang SK Kagawad, kundi bilang isang taong may malasakit sa kapakanan ng lahat. Sa bawat legal aid session, bawat programang itinataguyod at bawat pagkilos para sa kapwa, nararamdaman niya ang lalim ng kanyang misyon. Isang misyon, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Albert ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng kaalaman at kamalayan ng mga kabataan sa kanilang barangay. Kaya, nagsimula siyang mag-volunteer bilang isang guro tuwing linggo sa barangay hall. Ang kanyang layunin ay hindi lamang turuan ng mga kabataan ng basic rights at batas, kundi pati na rin ang mga pangunahing kasanayan sa pag-iwas sa masamang bisyo at pangangalaga sa kanilang kapwa. Isang umaga, masiglang sinalubong ni Albert ang grupo ng mga kabataang nagtipon sa barangay hall. Alam kong marami kayong gustong matutunan ngayon, bungad niya habang pinagmamasdan ang mga bata. Hindi lang ito tungkol sa batas at mga karapatan. Gusto kong ipakita sa inyo na kahit tayo'y simpleng mga mamamayan, may boses tayo. May magagawa tayo para mapabuti ang ating bayan. Nakangiti ang mga kabataan, sabik na makinig sa bawat salita ni Albert. Sa bawat leksyon, gumamit siya ng mga simpleng halimbawa mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag may mga nakitang hindi tama, katulad ng bullying sa paaralan o ang hindi patas sa trato sa inyong mga kapwa, pwede kayong magsalita. Pwede kayong gumawa ng hakbang. Paliwanag niya. Hindi kailangang abogado ka para magtanggol ng kapwa. Isang bata, si Jessa, ang nagtaas ng kamay at nagtanong. Kuya Albert, paano po ba kayo naging ganito katapang? Hindi po ba kayo natatakot na hindi kayo maintindihan ng mga tao? Ngumiti si Albert at tumango. Nakikita ang sarili niya sa batang si Jessa. Sa totoo lang, natatakot din ako minsan. Pero natutunan ko na ang takot ay hindi adlang sa paggawa ng tama. Kapag may layunin kang mas mataas kaysa sa sarili mo, katulad ng pagtulong sa ibang tao, mas kaya mong lampasan ng anumang takot. Hindi kayo mag-iisa. Nandito ang komunidad natin para magtulungan. Natuwa ang mga bata at bawat isa ay nagbigay ng pangako na magiging mas mabuting mamamayan at gagamitin ang natutunan upang makatulong sa kanilang kapwa. Naramdaman ni Albert ang kanilang tuwa at pag-asa na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa kanya mismo. Isang araw, matapos ang klase, nagulat si Albert nang lapitan siya ng ilang magulang ng mga kabataang kanyang tinuturuan. Albert, maraming salamat sa ginagawa mo. Ani Aling Mila, ang ina ni Jessa. Nagbago ang pananaw ng mga anak namin dahil sa'yo. Hindi lang sa kanila, pati kami ay natututo sa mga tinuturo mo. Hindi na kami natatakot na ipaglaban ang karapatan namin. Napangiti si Albert, puno ng saya at pagmamalaki sa epekto ng kanyang mga simpleng klase. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang makapag-abuga siya, kundi maging inspirasyon sa kanyang komunidad at maipakita sa kanila na kahit sa maliit na paraan ay may magagawa sila. Pag-uwi ni Albert sa kanilang bahay, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang pagbisita ng mga magulang ng kanyang mga estudyante. Nay, tay, parang unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Hindi pa man ako ganap na abogado pero ramdam ko na ang saya sa pagtulong sa iba. Pinisil ni Aling Marta ang kamay ng anak, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Anak, kahit hindi mo pa naabot ang iyong pangarap, kami ng tatay mo ay lubos na naniniwala sa iyo. Natutulungan mo ang mga tao at mas pinapalakas mo ang komunidad natin. Yan ang tunay na tagumpay. Puno ng inspirasyon at kasiyahan, pinanatili ni Albert ang kanyang misyon na patuloy na magbigay ng kaalaman at gabay sa kanyang komunidad. Alam niyang sa bawat batang natuturuan niya at bawat magulang na natutulungan niya, mas nagiging buo ang kanyang adhikaing maging abogado. Hindi lamang niya minumulat ang mga tao sa kanilang karapatan, kundi ipinapakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging leader na may malasakit at may hangaring ipaglaban ang katarungang para sa lahat. Isang gabi,
habang abala si Albert sa pagsasaayos ng kanyang mga tala para sa susunod na linggong leksyon sa barangay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mayor. Tila may mahigpit na bagay na gustong iparating ang mayor ng kanilang bayan. Albert, napansin ko ang mga ginagawa mo para sa barangay at sa mga kabataan. Bungad ni Mayor, ang tinig ay puno ng paggalang at paghanga. Sa kabila ng pagiging working student at lahat ng sakripisyong pinagdaanan mo, nagagawa mo pa rin maglingkod sa ating komunidad. Isa kang inspirasyon, hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mamamayan. Labis na ikinagulat ni Albert ang papuri ni Mayor at mas lalo siyang naantig nang ibahagi nito ang kanyang dahilan ng pagtawag. Albert, bilang pasasalamat sa lahat ng iyong ginagawa, nais kong ibigay sa iyo ang isang scholarship mula sa munisipyo para makatulong sa iyong pag-aaral ng abogasya. Alam ko ang hirap ng pinagdadaanan mo at nais kong suportahan ang iyong pangarap dahil alam kong malaki ang magagawa mo para sa ating bayan. Halos hindi makapaniwala si Albert sa narinig. Napaluha siya at sa kabila ng kanyang pagkagulat, nagpapasalamat siya ng taimtim. Mayor, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Maraming salamat po. Ang pangarap ko pong maging abogado ay para sa bayan natin. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin. Nang matapos ang tawag, tinawag niya agad ang kanyang mga magulang upang ibahagi ang mabuting balita. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Marta at Mang Pepe na parehong hindi mapigilan ang kanilang mga luha sa saya. Albert, anak, napakalaki ng pagbabago sa buhay natin. Hindi kami makapaniwalang makakamit mo ang mga pangarap mo sa tulong ng mga taong naniniwala sa iyo. Sabi ni Aling Marta, halos hindi makapagsalita sa tuwa. Mas lalo pang tumindi ang determinasyon ni Albert. Ngayon, may sapat na siyang suporta upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral at maghanda para sa mas matataas na antas ng pagsasanay sa batas. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakripisyo, alam niyang bawat hakbang ng kanyang kinatahak ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Sa bawat leksyon at bawat proyektong inilalapit niya sa barangay, ramdam ni Albert ang pagmamahal ng mga tao. At lalo niyang pinagyayaman ng kanyang mga kaalaman upang isang araw, bilang ganap na abogado, mas maisakatuparan ng kanyang mga pangarap na magsilbi sa mga nangangailangan at magbigay ng hustisya para sa bayan. Sa gabing iyon, bago siya matulog, nagdasal si Albert ng taimtim. Pinasalamatan ng Diyos sa mga biyayang natanggap at ang mga taong tumulong sa kanyang paglalakbay. Ngayon, hindi na lang siya nangangarap para sa sariling tagumpay. Ang bawat pagbangon niya, bawat gabing pagpupuyat, at bawat pag-aaral ay para sa kanyang pamilya, sa kanyang barangay, at sa lahat ng taong nagtiwala sa kanya. Lumipas ang ilang taon, at sa wakas, malapit nang makamit ni Albert ang kanyang pinapangarap na maging abogado. Halos isang semestre na lang ang nalalabi bago ang kanyang graduation, at punong-puno siya ng saya at pag-asa. Subalit isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, nilapitan siya ng ilang kapitbahay na puno ng takot at pagkadismaya. Albert, sabi ni Mang Julio, isang matagal nang manggagawa sa isang malaking kumpanya sa kanilang lugar. Ilangan namin ang tulong mo, anak. Parang wala na kaming magawa. Tiningnan ni Albert si Mang Julio at ang ilan pang kasama nito na bawang mukhang pagod at lugmok. Ano pong nangyari? Tanong niya, agad na napuno ng pag-aalala. Paliwanag ni Mang Julio, matagal na kaming nagtatrabaho sa kumpanyang yon pero hindi tama ang pasahod nila sa amin. May kontrata kaming pinipirmahan pero hindi naman sinusunod. Lagi rin kaming pinagbabantaan na tanggalin kapag nagreklamo. Albert, may mga kaibigan pa kaming napilitang mag-overtime ng walang bayad at madalas kaming insultihin ng mga supervisor kapag hindi na namin kaya. Dagdag ni Aling Cora, isa pang empleyada na halos 5 taon nang nagtatrabaho doon. Gusto naming magreklamo pero natatakot kaming mawala ng trabaho. Napaisip si Albert. Alam niyang malapit na siyang gumraduate
pero hindi niya kayang maghintay habang alam niyang may mga kaawa-awang manggagawa na nagdurusa sa ilalim ng sistemang hindi makaturungan. Sige po, sabi niya, puno ng determinasyon. Tutulungan ko po kayo pero kailangan kong malaman ang buong detalye ng mga kalakaran sa loob. Kailangan ko po ng sapat na ebidensya para may laban tayo sa korte. Nagkatinginan ang mga kapitbahay, nagtataka sa balak ni Albert. Anong balak mo, Albert? Tanong ni Mang Julio. Ipapaalam kong ako'y isa sa inyo. Sagot ni Albert, isang planong nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Mag-a-apply ako bilang isang guardia sa kumpanya para makapasok. Sa ganitong paraan, makikita ko ng direkta ang mga paglabag ng ginagawa nila at makakalakap ng ebidensya. Nagulat ang mga manggagawa, ngunit na puno ng pag-asa nang marinig ang plano ni Albert. Alam nilang delikado ito, ngunit naramdaman nila ang sinsiridad at malasakit sa puso ng binata. Salamat, Albert. Hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Sabi ni Aling Cora habang pinapahid ang luha. Makaraan ang ilang linggo, natanggap si Albert bilang guwardiya sa naturang kumpanya. Agad niyang napansin ang kalakaran sa loob. Ang mga empleyadong hindi pantay ang sahod, ang hindi makatarungang overtime na hindi binabayaran, at ang mga supervisor na walang respeto sa mga manggagawa. Nakita niya ang mga insidenteng hindi makatao, mga bulyawan, pagmamaliit, at mga pananakot sa mga nagtatrabaho. Sa bawat gabing nag-iikot siya bilang guwardiya, kinikilala niya ang bawat manggagawa. Inaabot ang kanilang mga hinaing, at itinatala ang mga detalye ng kanilang mga reklamo. Ginamit niya rin ang pagkakataon upang kumuha ng mga larawan at dokumento na magpapatunay ng mga paglabag ng kumpanya. Sa kabila ng kanyang pangamba sa panganib, hindi siya nagpatinag. Alam niyang malapit nang dumating ang panahon na maitataguyod niya ang hustisya para sa kanyang mga kababayan. Sa bawat dokumento at ebidensyang nalalakap niya, mas lumalalim ang kanyang determinasyon na labanan ng mga nasa itaas. Isang gabi, matapos makapag-ipon ng sapat na ebidensya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Julio. Albert, handa na ba tayong lumaban? Tanong ng matanda, puno ng pag-asa. Opo, Mang Julio. Sagot ni Albert, nakatitiyak na ang labanang ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat manggagawang nagdusa sa kamay ng kumpanyang iyon. Pagkatapos po ng graduation ko, ipapakita natin sa kanila na may boses na ang mga naaapi. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Albert sa kanyang mesa, naramdaman niya ang bigat ng misyon na kanyang pinasok. Subalit, alam niyang kasama niya ang bawat pangarap at dasal ng mga kababayan. Sa mga unang linggo niya bilang guwardiya sa kumpanya, unti-unting naging komportable si Albert sa kanyang bagong papel. Isang gabi, habang nakatayo sa labas ng isang opisina, napansin niya ang isang matandang guwardiya na abalang nagpapahinga sa isang sulok, si Mang Ben, na naging guwardiya ng kumpanya ng halos 20 taon. Si Mang Ben ay tahimik ngunit kita ang bigat sa kanyang mga mata. Naglakas loob si Albert na makipag-usap sa kanya. Nagbabaka sakaling malaman pa ang mga bagay na hindi sinasabi ng ibang empleyado. Mang Ben, bungad ni Albert habang naupo sa tabi ng matanda. Matagal na po ba kayong narito? Ah, oo, iho. Tugon ni Mang Ben habang bahagyang huminga ng malalim. 20 years. 20 years na akong nagpapagal dito. Pero walang nangyari. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang trato sa akin at sa mga katulad kong manggagawa. Ramdam ni Albert ang bigat sa boses ni Mang Ben. Kaya nagpatuloy siya. Hindi niyo po ba minsan naisip na magreklamo? Maraming mga empleyado ang hindi natutulungan dahil sa takot. At alam kong delikado pero sigurado akong may magagawa tayong paraan. Umiling si Mang Ben, tila may halong takot at galit sa kanyang boses. Alam mo, Albert, minsan gusto ko nang sumigaw. Gusto kong ilantad ng lahat ng katiwalaan dito pero natatakot akong mawalan ng trabaho. May pamilya rin akong sinusuportahan at matagal ko nang kinikimkim ang lahat ng galit na to.
Kung sakali po na may paraan para ilantad to nang hindi ka nag-iisa, sasama ka po ba? Tanong ni Albert, umaasang mahikayat si Mang Ben na magbigay ng tulong. Kung marami po tayong magtutulungan, mas may lakas tayong harapin sila. Napatitig si Mang Ben kay Albert, bakas ang pagtatalo sa kanyang loob. Albert, hindi madali ang binabalak mo. Ang mga taong nasa taas ay malalakas at may koneksyon. Pero kung may plano ka at handa kang harapin ang lahat ng yan, sige, hindi kita iiwan. Sasama ako. Nakangiti si Albert, nakaramdam ng lakas sa pagkakaroon ng isang kaalyadong tulad ni Mang Ben. Salamat po, Mang Ben. Maraming salamat. Gagawin natin to ng maingat. At sisiguraduhin natin, hindi lang tayo ang magbebenepisyo kundi pati ang lahat ng pinahirapan ng sistemang to. Simula noon, naging matyaga si Mang Ben sa pagkuha ng mahalagang impormasyon sa loob ng kumpanya. Inilihad niya kay Albert ang iba't ibang illegal na gawain na matagal na niyang nasaksihan. May kontratang may pirma ngunit walang aktwal na kasunduan sa pagbabayad ng overtime. Mga kasunduan sa sahod na hindi sinunod at mga dokumentong nagpapakita ng underreporting ng oras ng trabaho upang mas mababa ang sahod ng mga manggagawa. Habang patuloy silang nag-iipon ng ebidensya, lalong lumalalim ang tiwala ni Mang Ben kay Albert. Nakikita niyang may pag-asa pang magbago ang sistema kung may mga taong tulad ni Albert na handang isakripisyo ang lahat para sa tama. Isang gabi, nag-usap silang dalawa habang nakaupo sa ilalim ng mga ilaw ng compound. Tila nagpaplano sa kanilang susunod na hakbang. Albert, sabi ni Mang Ben, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pag-asa. Sa tulong mo, parang kaya ko nang harapin ang lahat ng pinanghawakan nila sa akin. Salamat, anak, sa hindi mo pagsuko. Hinawakan ni Albert ang balikat ni Mang Ben. Ang kanyang mata ay puno ng pag-asa. Hindi po tayo nag-iisa, Mang Ben. Para ito sa mga manggagawa. Para sa mga pamilyang pinagkaitan ng hustisya. Lalaban po tayo. At sigurado akong may makikinig sa atin. Mula sa gabing iyon, naging mas masigasig ang kanilang pagngalap ng ebidensya. Isang lihim na alyansa sa pagitan ng dalawang taong may pare-parehong layunin. Ang ilantad ang katiwalian ng kumpanya at ipaglaban ng karapatan ng mga taong matagal nang nananahimik. Isang hating gabi, habang nag-iikot si Albert bilang bahagi ng kanyang duty sa kumpanya, nakarinig siya ng mga yabag mula sa opisina ng HR. Palihim siyang naglalakad papunta doon at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niyang walang tao, kaya maingat siyang pumasok at sinuri ang mga dokumentong nakakaalat sa ibabaw ng mesa. Nagbabaka sakaling makahanap ng ebidensya. Binuklat niya ang isang folder na nakabuka sa ibabaw ng lamesa. Sa kanyang pagbasa, napatigil siya. Ang folder ay naglalaman ng listahan ng mga empleyado at ang kanilang mga sahod. Kasama ang detalyadong impormasyon ng mga oras ng kanilang trabaho. Napansin ni Albert ang maraming hindi tamang datos. May ilang pangalan na may mga oras na nabawasan at ang sahod na nakalista ay mas mababa kaysa sa aktwal na oras ng kanilang pagtatrabaho. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Albert sa sarili habang binabasa ang mga dokumento ng masinsinan. Nakita rin niya ang mga kontratang pinipirmahan ng mga empleyado. Ngunit ang mga kontrata ay tila wala sa tamang pamantayan at may mga kondisyon na mali at illegal. Tulad ng mga kasunduang bawal magreklamo o mawala ng karapatan ang mga manggagawa sa benepisyo. Habang tinatapos niyang suriin ang mga dokumento, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Agad niyang inilagay ang mga dokumento sa kanilang dating ayos at kumuha ng ilang larawan gamit ang kanyang cellphone bilang ebidensya. Bumalik siya sa kanyang pwesto at nagkunwaring nag-iikot ng dumaan ang isang supervisor na may hawak na susi sa opisina ng HR. Napabuntong hininga si Albert nang makalayo na ang supervisor. Naisip niya ang bigat ng mga natuklasan niya. Kung ang mga ito ay mailalantad, malaki ang magiging epekto hindi lamang sa kumpanya kundi pati na rin sa kinabukasan ng mga manggagawa na matagal nang inaabuso. Sa mga sumunod na araw, lalo pa niyang pinaigting ang pag-iipon ng mga ebidensya. Kinuha niya ang bawat pagkakataon para makahanap ng mga dokumentong may detalyeng magpapatunay ng mga pagkakait ng sahod at benepisyo. Minsan,
nagsasagawa siya ng maikling pag-uusap sa mga empleyado. Kinukuha ang kanilang mga hinaing at mga testimonya ng hindi makatarungang pagtrato sa kanila. Sa bawat dokumentong nakakalap niya, lalong tumitindi ang kanyang determinasyong ilantad ang kumpanya. Alam niyang malaki ang kanyang pinaglalaban at malaki rin ang panganib. Ngunit para kay Albert, hindi niya kayang talikuran ang tungkuling ipaglaban ang karapatan ng mga pinahihirapan at aping manggagawa. Sa gabing iyon, umuwi si Albert na may dalang mabigat na puso at matibay na pangarap. Ang makapagtapos na abogado at tuluyang iharap sa hustisya ang kumpanya sa harap ng batas. Alam niyang sa bawat hakbang ng kanyang tinatahak, mas lumalapit siya sa katuparan ng pangakong ginawa niya para sa kanyang bayan at sa mga taong umasa at nagtiwala sa kanya. Makalipas ang ilang linggo na tahimik na pangangalap ng ebidensya, natanggap ni Albert ang isang pambihirang pagkakataon. Sa araw na iyon, ang may-ari ng kumpanya, si Mr. Gomez, ay dumating upang magpulong sa mga senior staff. Dahil sa kanyang posisyon bilang gwardiya, nagkaroon siya ng pagkakataong lumapit sa pintuan ng silid ng pulong, kung saan siya ay nagbatyag at nakinig sa usapan. Mula sa kanyang pwesto, maririnig ni Albert ang masidhing boses ni Mr. Gomez. Alam nyo, hindi tayo dapat mabahala sa mga reklamo ng mga manggagawa. Walang sino man ang may kakayahang ilaban ang kaso nila. Tayo ang may hawak ng lahat ng papeles. At alam natin ang sistema ay pabor sa atin. Ani Mr. Gomez, halatang puno ng kumpiyansa at mayabang na pananalita. Sir, pero may mga nagtatanong na po at nagkakaroon na ng ideya tungkol sa mga karapatan nila. Sabi ng isa sa mga senior supervisor, halatang may pangamba sa tinig nito. Napangisi si Mr. Gomez at tumango. Ipakita niyo sa kanila na hindi tayo nagdadalawang isip na tanggalin kahit sino sa kanila. Kung may matapang na lumaban, ipakita niyo kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanyang to. At kung kinakailangan, maglabas tayo ng mga peking dokumento para tumahimik sila. Naramdaman ni Albert ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kayabangan at walang puso ng may-ari ay higit pa sa inaasahan niya. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon at ang pagsasawalang bahala sa kapakanan ng mga manggagawa. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa pintuan ng silid upang hindi siya mapansin. Ngunit sa isip niya ay lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyong ipaglaban ang mga karapatan ng kanyang mga kababayan. Kinagabihan, ibinahagi ni Albert ang kanyang natuklasan kay Mang Ben, na matagal nang may alam sa mga lihim ng kumpanya ngunit natatakot na magsalita. Mang Ben, sabi ni Albert, narinig ko kanina ang usapan ni Mr. Gomez. Walang pakialam ang may-ari sa atin. Gagawin nila ang lahat para pagtagpan ang katiwalian nila at patahimikin ang mga manggagawa. Napabuntong hininga si Mang Ben, halatang mabigat ang kanyang dibdib. Iho, matagal ko nang alam ang likaw ng bituka ng kumpanyang ito. Napakaraming taon na ang pinalipas ko sa takot at pangamba. Natutunan ko magtiis at manahimik. Pero sa tingin ko, tama ka. Panahon na siguro para lumaban. Tumango si Albert, bakas ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi tayo nag-iisa, Mang Ben. Marami pang nagdurusa dahil sa sistema nila. Kung ipakita natin ang ebidensya at hikayatin ang ibang manggagawa na magsalita, hindi nila magagawang patahimikin ang lahat. Kasama natin ang batas. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagbantay si Albert sa bawat galaw ng mga opisyal ng kumpanya. Patuloy siyang nangalap ng mga dokumento, nakinig sa mga usapan at kinuna ng litrato ang mga kontratang may mga mali at mga tala ng hindi makatarungang pagtrato. Higit pa rito, sinikap niyang hikayatin ang iba pang manggagawa na sumama sa kanilang laban. Pinapaliwanag na kung magtutulungan sila, may pag-asa silang makuha ang ustisya. Sa kabila ng takot, nadama ng mga manggagawa ang inspirasyon mula kay Albert at ang katatagan na ipinakita niya sa kabila ng mga panganib. Unti-unti, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba pang empleyado na magbukas ng kanilang karanasan at magpahayag ng suporta. Ngayon, alam ni Albert na mas malapit na siya sa paglalahad ng kanilang laban. Sa bawat natuklasan, bawat pagkilos ng paglabag ng kumpanya at bawat hinaing ng mga empleyado, mas lumalakas ang kanyang paniniwala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito,
Habang naghahanda siya para sa araw ng kanyang pagtatapos sa pag-aaral ng abogasya, daladala niya ang misyon na ipaglaban ang bawat manggagawang inaapi. At lalaban siya hanggang sa makamit ang katarungan para sa kanilang lahat. Matapos ang ilang buwang pangangalap ng ebidensya, dumating ang oras para simulan ni Albert ang laban sa katuwang ang mga manggagawa. Bago ang kanyang graduation, nag-organisa siya ng isang lihim na pagpupulong sa barangay hall. Kasama ang mga manggagawa ng kumpanya, isa-isa silang nagdatingan, may kaba at pag-aalangan. Ngunit ang bawat isa ay may dalang pag-asa. Pagpasok ni Albert sa hall, sinalubong siya ng mga nakangiting mukha ng mga kapitbahay at mga kasamahan sa trabaho. Sa harap ng madla, tinawag niya ang lahat upang magtipon at nagsimula siyang magsalita. Alam kong matagal na kayo nagdusa sa ilalim ng kumpanyang to. Bungad niya, ang kanyang tinig ay puno ng lakas at tapang. Ang laban na to ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sa mga buwan na pag-a-apply ko bilang gwardiya at pag-iimbestiga sa loob, nalakap ko ang sapat na ebidensya na magpapatunay ng mga illegal na gawain nila. Pero hindi ito magiging matagumpay kung walang suporta ng bawat isa sa inyo. Tumango si Mang Ben na nakaupo sa unahan at sumingit. Albert, sa bawat gabing ikinuwento mo ang mga plano mo, mas lumakas ang loob ko. Handa kaming tumulong. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan namin gawin. Ngumiti si Albert at binuksan ang folder ng mga dokumento. Nagpapakita ng mga litrato, kontratang may mali at mga tala ng oras ng trabaho na pinutol upang mas mababa ang sahod ng mga manggagawa. Lahat ng mata ay nakatutok sa ebidensya at makikita sa kanilang mga mukha ang galit at pagdaramdam sa mga kalupitan ng kumpanya. Kailangan nating ipakita ang mga ebidensyang ito sa Department of Labor at sa Korte. Patuloy ni Albert. Pero alam ko, kung kayo ay susubok na magbigay ng testimonya, mas magiging matibay ang ating laban. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang karapatang magreklamo ay protektado ng batas. Isang empleyado, si Aling Cora, ang tumayo at nagsalita. Kung ikaw nga, Albert, ay handang isakripisyo ang lahat ng ito para sa amin, hindi namin pwedeng talikuran ang laban na ito. Sasama kami sa iyo at gagawin namin ang lahat para ipaglaban ang karapatan namin. Isa-isa, ang mga manggagawa ay tumayo. Nagbigay ng kanilang suporta at nangako na maghahanda ng kanilang mga testimonya. Nadama ni Albert ang lalim ng pagkakaisa ng mga tao sa paligid. At alam niyang sa gabing iyon, sila ay hindi na basta mga manggagawa na walang boses. Sila ay naging isang pwersa, nagkaisa para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang pulong, lumapit si Mang Ben kay Albert at tinapik siya sa balikat. Anak, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakaroon ng lakas na lumaban. Hindi ko alam kung paano ka namin pasasalamatan. Nandito lang po ako para sa inyo. Sagot ni Albert, mapagpakumbaba ang ngiti. Ang laban natin ay simula pa lamang. Alam kong mahirap to pero kasama niyo ako hanggang sa makamit natin ang ustisya. Kinabukasan, sama-sama nilang inihain ang reklamo sa Department of Labor. Bit-bit ang lahat ng ebidensya at mga testimonya. Sa wakas, lumapit na ang kanilang laban sa punto ng pagkakaroon ng katarungan. Alam nilang mahaba ang proseso at puno ng pagsubok. Ngunit sa araw na iyon, napatunayan ni Albert na hindi na sila nag-iisa. Buong komunidad, pamilya at mga kaibigan ang nasa likod niya. At sa bawat hakbang, bit-bit niya ang kanilang suporta at pagmamahal. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Albert sa mga bituin, alam niyang tinatahak na nila ang tamang landas. Siya ay hindi na lamang isang estudyante o isang batang nangarap maging abogado, kundi siya na rin ang tunay na tagapagtanggol ng kanyang komunidad. Ilang buwan makalipas ang kanyang graduation, masayang masaya ang buong barangay nang malaman nilang nakapasa si Albert sa bar exam. Isa na siyang ganap na abogado. Ang pangarap na dati ay tila imposible ay naging katotohanan. Hindi na nila mapigilan ang saya ng mga tao at nag-organise pa ang barangay ng isang munting salo-salo bilang pasasalamat at pagkilala kay Albert. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, alam ni Albert na isang malaking laban ang naghihintay sa kanya. Hindi nagtagal,
Nagsimula na siyang maghanda para sa kaso laban sa mapang-abusong kumpanya. Sinuportahan siya ng kanyang mga kapitbahay at bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kanilang testimonya at ebidensya. Lahat ng mga dokumento at mga oras na trabaho na dinoktor ng kumpanya upang bawasan ang kanilang sahod, alam nilang may malalakas na impluwensya ang kumpanya at may malalim na koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit buo ang loob ni Albert na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Isang araw, habang nasa opisina niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang di kilalang numero. Albert, sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at may halong pagbabanta. Alam namin ang ginagawa mo, at sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, nahihirapan ka. Hindi namin hayaang masira ang kumpanya dahil lang sa reklamo ng mga katulad mo. Masyadong maliit ang kinakalaban mo. Nagsiklab ang damdamin ni Albert, ngunit pinanitili niya ang malamig na tono sa kanyang sagot. Kung inaakala niyong matatakot niyo kami, nagkakamali kayo. Ang mga manggagawa ay may karapatan at ipaglalaban ko yun, kahit gaano man kahirap. Bumuntong hininga ang nasa kabilang linya, tila natatawa sa determinasyon ni Albert. Huwag kang maging idealista, Albert. Mahirap ang laban. May mga paraan kami hindi mo maiisip. Pag-isipan mo ng mabuti. Nang ibaba ni Albert ang telepono, nakaramdam siya ng takot ngunit hindi siya natinag. Alam niyang hindi madali ang kanilang laban. Ang kumpanya ay may kapangyarihan, pera at koneksyon. Ngunit alam din niya na ang kanyang pagsusumikap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga manggagawang matagal nang nagdurusa sa ilalim ng mapanupil na sistemang ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makaranas ng mga taktika ng pananakot mula sa kampo ng kumpanya. May mga liham na ipinadala sa kanyang opisina, mga walang pirma ngunit may babala. Ang mga dokumento ng kanyang mga testigo ay sinubukan pang i-discredit sa korte gamit ng mga peking impormasyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, tumatag ang determinasyon ni Albert. Kasama ang kanyang mga kapitbahay, mas pinagbuti niya ang pag-aaral sa kaso, ang pagkalap ng mas matibay na ebidensya at ang pagpapalakas ng kanilang mga testimonya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalim ang laban at mas nakikita niya kung gaano kahalaga ang kanyang misyon. Hindi lamang ito isang kaso laban sa kumpanya, kundi ito ay laban para sa katarungan, laban para sa mga taong matagal nang walang boses. Sa bawat hakbang, alam niyang mahaba at mabigat ang landas na tatahakin nila, ngunit hindi siya magpapadaig. Handa si Albert, kasama ang kanyang komunidad, na harapin ang pinakamahirap na pagsubok sa kanilang laban para sa karapatan. Alam niyang sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa sa misyon na ito, at handa siyang ibigay ang lahat upang makamit ang hustisya. Dumating ang araw ng paglilitis, at puno ang silid ng korte sa mga tao, mga manggagawa, kanilang pamilya at ilang mamamahayag na nakarinig ng tungkol sa malaking kasong ito laban sa isang makapangyarihang kumpanya. Sa harap, nakatayo si Albert, puno ng kumpiyansa ngunit may konting kaba. Habang nasa kabilang panig naman ang abogado ng kumpanya na matagal nang kilala bilang bihasang tagapagtanggol ng malalaking korporasyon. Nagsimulang magsalita si Albert. Ipinapakita ang lahat ng ebidensyang matyaga niyang nakalap noong siya ay nagpapanggap bilang isang gwardiya sa kumpanya. Ipinakita niya ang mga peking dokumento ng oras ng trabaho, mga kontratang naglalaman ng mga illegal na kondisyon at mga litrato ng mga oras na ginamit upang manipulahin ang sahod ng mga manggagawa. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat detalye at sa bawat salaysay ay nararamdaman ng lahat ang bigat ng katiwalaang naganap sa loob ng kumpanya. Habang nagsasalita si Albert, ramdam niya ang reaksyon ng mga tao sa courtroom. Ang iba ay nagulat, ang ilan ay galit na galit, habang ang mga manggagawa ay bakas sa mukha ang kanilang tuwa at pag-asa. Halos hindi makapaniwala ang abogado ng kumpanya sa mga ebidensyang ipinakita ni Albert. Mga ebidensyang hindi nila inasahan na makakalabas. Ito po ang mga dokumento na nagpapakita ng tunay na oras ng pagtatrabaho ng mga manggagawa. Sabi ni Albert habang itinuturo ang mga litrato ng mga peking tala. Sa bawat dokumentong to, pinakita ng kumpanya ang pagpapanggap nila, pagpapababa ng sahod at ang paglabag sa mga karapatan ng kanilang mga empleyado. Ito hindi lamang kaso ng maling pasahod,
kundi isang sistematikong pang-aabuso na matagal nang nangyayari. Nagsilita ang abogado ng kumpanya, nagmamadaling maghanap ng butas sa mga ebidensya ni Albert. Your Honor, walang pruweba ng mga dokumentong ito ay tunay. Walang indikasyon na ang kumpanya ay may alam sa mga maling gawain na ito. Aniya, sinusubukang ipagtanggol ang kumpanya. Ngunit sinagot ito ni Albert. Ang mga dokumentong ito ay nagmula mismo sa loob ng opisina nyo. Bilang empleyado nyo nung ako'y undercover, nakita ko ang mga hindi makatarungang kondisyon at walang pagundangang pamamalakad ng inyong mga tauhan sa utos ng mga nakakataas. Ang mga testimonya ng mga manggagawa, nagpapatibay ng bawat ebidensya. Nang ibahagi niya ang mga testimonya ng mga manggagawa, mga salaysay ng kanilang pagdurusa, ang mga pangako ng overtime na hindi natupad, at ang mga pagbabanta ng pagtatanggal sa trabaho, lalong naging malinaw ang katotohanan sa lahat ng naroon. Sa bawat sandali, mas tumindi ang tensyon sa silid ng korte. Kita sa mukha ng mga kinatawa ng kumpanya ang pagkabahala, habang ang mga manggagawa naman ay nakaramdam ng pag-asa at kaligayahan sa kanilang kalooban. Para sa kanila, ito ang simula ng hustisya na matagal na nilang inasam. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, mas naging malinaw ang posibilidad ng tagumpay. Sa unang pagkakataon, hindi lamang nagkaroon ng boses ang mga manggagawa, ngunit nakikita nilang may tunay na pag-asang magwagi laban sa sistemang matagal silang inapi. Ngunit alam ni Albert na hindi pa tapos ang laban. May mga taktika pa ang kumpanya at ang kanilang mga abogado na maaaring gamitin upang subukang mabaliktad ang kaso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ang katotohanan ay nasa kanyang panig at alam niyang may lakas sila na pagkakaisa at katatagan ng kanyang komunidad na naniniwala sa kanya. Sa kanyang puso, ramdam ni Albert ang init ng suporta at pagmamahal ng kanyang bayan. Alam niyang malapit na silang makamta ng ustisya na matagal na nilang pinaglalaban. Makalipas ang ilang linggong paglilitis, dumating ang hatol na matagal nang inaasam ni Albert at ng mga manggagawa. Puno ng kaba ang silid ng korte nang basahin ng hukom ang kanyang desisyon. Ang kumpanyang ito ay napatunayang nagkasala ng ilegal na pagtrato sa kanilang mga empleyado. Kabilang ang pananamantala sa sahod ay pa bang hindi makatarungang gawain. Ang lahat ng mga apektadong manggagawa ay babayaran ng danyos at ang kumpanya ay obligadong ayusin ang kanilang mga sistema alinsunod sa batas. Nagdiwang ang buong silid ng korte. Mga yakap, iyak ng saya at pagbati ang bumalot sa bawat manggagawa. Sa wakas, nakuha nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam. At si Albert ang naging gabay nila sa laban na ito. Nakita niya ang mga ngiti at luha ng pasasalamat mula sa mga taong minsan nang nawalan ng pag-asa. Paglabas nila ng korte, sinalubong si Albert ng kanyang mga magulang. Si Aling Marta ay hindi mapigilang maiyak habang yakap-yakap ang anak. Albert, anak, sobrang proud kami sa'yo. Aniya, ang boses ay nanginginig sa saya. Hindi lang ikaw naging abogado, naging tagapagligtas ka rin ng mga taong inaapi. Ipinakita mong may pag-asa pa rin para sa mga katulad namin. Niyakap din siya ni Mang Pepe, puno ng pagmamataas sa kanilang anak. Anak, nakita ko sa'yo ang pangarap na hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat. Tinupad mo ang lahat ng iyon at naging inspirasyon ka para sa buong bayan. Napakalaki ng naabot mo. At kami ng nanay mo, sobrang labis na nagpapasalamat sa'yo. Sa paglipas ng mga araw, ang kumpanya ay nagsimulang magbayad ng danyo sa bawat manggagawa. Isang hakbang ng pag-amin sa kanilang mga pagkakamali. Ang mga manggagawa ay nakatanggap hindi lamang ng pera, kundi ng muling pagkakaroon ng dignidad at respeto. Naging mas makatao ang mga kondisyon sa kumpanya. At dahil sa mga pagbabago, naging mas masaya at maayos ang buhay ng mga empleyado. Ang tagumpay na ito ay nagdala ng malaking pagbabago sa barangay at sa buong komunidad. Si Albert ay naging simbolo ng hustisya at malasakit. Ang batang nangarap na maging abogado noon ay isa ng tunay na bayani para sa kanyang bayan. Sa bawat sulok ng barangay, ang pangalan niya ay naging inspirasyon para sa mga kabataang nangangarap, naglalakas loob na ipaglaban ang kanilang mga pangarap kahit na ano ang pagsubok ang kaharapin. Sa gabing iyon,
Habang magkakasama ang kanyang pamilya sa ilalim ng mga bituin, naalala ni Albert ang lahat ng sakripisyong dinanas nila upang mariting ang tagumpay na ito. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga magulang, ang mga kaibigan at ang komunidad na naging tahanan ng kanyang mga pangarap. Sa wakas, natupad na niya ang kanyang misyon. Isang pangarap na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bayan na kanyang minamahal.